Okay, good afternoon. So, ang gagawin natin ay sample grading system. So, ito to instruction. So, syempre, unin no. Open muna natin yung ating Excel. Ayan. So, search ko Excel. Open natin. So, 2013 yung gamit ko Excel. Blank worksheet. Workbook. Okay. So, ayan. Sabi niya dito, step number one is, punta ka daw sa page layout. Orientation, gawin mo siyang landscape. And yung file size niya will be legal. So, 8.5 or 8.5 by 14. So, pumunta tayo kay, ano, kay Excel. Ayan. Page layout, orientation will be landscape. The size will be legal. Ayan. Okay. The next, sabi niya dito, number 3. Ayan. Ayan. Yun daw, cell A. Cell A1 to 3. Tapos Q1 to 3 i-merge mo siya. Ayan, so umina A1 to 3. Ah, okay. A. Bali ang sabi niya dito. Hindi niya kasi nilagay dito dapat na to. Mga column A1 to 3. Then yung A column A, row pala. Yung row naman na yan, na Q, Q. So, mala A to Q dapat dito. Di ba? Column. Hindi pala. Sorry, mali pala ako. Sorry, hindi pala column. So, kasi mapapasin natin dito. So, row. Row dapat. 1 to 3. Na 1, 2, 3. Ayan, ito yun. Then, column. A to Q. So, ganyan. So, dapat para mas maintindihan. Ayan, oh. So, ito kasi yun, oh. So, i-merge mo daw siya. So, ibig sabihin, i-select mo siya dito. So, mula rito, ayan. So, click and drag para ma-select. Then, hanggang Q. Ayan. Then, pupunta ka ng home. I-merge and center mo daw siya. Ito, drop down, click mo. Then, merge and center. So, mag-merge na siya. Then, itatype mo doon yung grading sheet na word. Then, ang kanyang ano, alignment niya is middle. Yung kanyang font is Arial Black. Then, font niya is 22. Okay, so parang ganito. So, type mo dyan, grading sheet. Yan. Then, i-align mo daw siya ng center. So, naka-center ka na. So, i-align mo pa siya ng middle align. Dito yun. Yan. Then, nahanapin mo dito yung Arial Black sa fonts style. Yan, Arial Black. Then, hanapin mo yung 22. Ayan. Okay. Then, yan, color black. So, color red kasi itong default ko. Hanapin mo yung color black. Ayan, dito. Color, so, black. Yan, so, black na. Next, ang sabi niya dito is reduce the length of column A just enough for numbering, widening column B just in a poor student name. So, palalakihin mo daw siya yung size, yung A, column A and column B. So, ito yun, no? So, mas madali dito. So, ang nakalagay kasi dito, sa, i-enter mo sa row 6, yung 1. So, dito yung mag-start. So, 1. Enter mo. Yan. Ngayon, i-enough mo lang daw yung space para sa ano. So, click and drag mo para lumit siya. So, dilita mo lang ng konti. Ayan. Then, sabi, click and drag mo ulit ito. Pupunta doon para medyo lumaki. So, tansyahin mo yung haba ng pangalan. So, siguro, mga ganyan. Ayan. So, tama, widening na. So, 1. Then, doon daw sa ano, input cell C A4. So, sa A4, ipapasok mo yung ito. So, dito yun. So, pupunta ka dito. A4 nam pala NO. So, nalagyan mo ito ng NO. Yan. Then, sa B4 naman, student's name. Yan. So, itatype mo dyan, student's name. Yan. So, itatype mo lang. Kinapipaste ko lang kasi. Ayan. So, student's name kasi. So, itatype mo lang kasi siya.
Yan, sinapipaste ko lang dyan ah. Pero tatype mo yung student's name. Then, dito sa ano, yung C4 to F4. So, ibig sabihin, yung C4, ito C, C tapos 4. Ayan, so ito yun. To F4. So, mula rito, isi-select mo siya. So, kinilig ko yan, sinilig ko lang, click and drag lang para ma-select. Then, merge and center ulit. Ayan. So, merge and center. Tapos, ang ilalagay mo daw dyan is attendance. Itatype mo attendance. Then, dito naman, HJ, H4 to J4. Written works naman na itatype mo. So, G4, tama ba, G4. Hindi pala H4 ito. So, H4 to J4. So, H4 to J4. Ayan, merge and center mo ulit. Then, itatype mo dyan is written works. Okay, so sabi ulit dito, K4 to M4. So, K4, diba K4 to M4, laboratory. So, type mo daw yung laboratory, K4 to M4. So, K4 to M4, emergency center mo ulit. Tapos, itatype mo dyan yung laboratory. Then, N4 to O4, emergency center mo din. And O4, emergency center mo daw, ayan. Ayan, so meron kang doon. Tapos ilalagay mo dyan, laboratory. Ay, hindi pala. Wala pala, wala kang ilalagay dyan. So, tapos, sa P4, dito, sa P4, lagay mo daw doon is grade. So, ilalagay mo dyan, grade. Tapos, dun sa Q4, remarks. Ilalagay mo remarks. So, ayan. So, ayan yung magiging itsura niya. Okay. So, yung sabihin, sinelect ko mula dito. So, yung AC to F4, emergency center ko, sinelect ko siya na pa ganun. Ayan, o yun. Tapos, emergency center ko lang. So, ganun din dito. Okay. So, yun po yung sinabi niya. Then, next, ano sabi niya? Ayan. So, i-highlight mo daw yung emergency mo kanina. A1. Ah, okay, so isa-search mo daw siya, i-merge mo daw siya. So, all border. So, hanggang saan ba to? Hanggang 5 lang pala ginawa niya. So, sabihin, 1, 2, 3, 4, and 5. So, mula, sa-select mo daw siyang lahat na ganyan. So, yan, na-select mo na. Ito, mala-select na lahat, diba? Dahil kinilig and drag mo lang siya hanggang 5. Then, dito sa border, click mo yung drop arrow, border, folder nito, folder option, click mo yan, then all borders, so lahat dyan may border line na, okay? So, pwede mo naman gabahin yung kulay niyan, ayan, gawin mo ng black, wait pala, dito pala dapat, para magagawa natin black siya lahat, punta ka nga sa, dito, so all, sa more borders. Then, itong color, gawin mo black. Then, click mo yung all. Click mo tong inside and outside. Ano naman, pakita mo nagkulay, black na siya, then i-okay mo. Magbablock na siya. Then, gawin mo yung black din yung kanyang mga text. So, yan, black na. So, ito, kung gusto mo lagyan to ng kulay, so, click mo lang yan. Then, itong kulay na to, yung paint fill color, mamili ka ng kulay na gusto mo. So, for example, yan. O, yan. So, meron ka lang ganyan. So, yan. Sa lahat ng all borders, meron po yan dapat. Ayan. So, meron to. Kala mo lang wala. So, pagka sinum in mo kasi yan, yan na, meron siya. Oh. Kala mo lang wala kasi malayo lang kasi. So, lahat yan meron. Gusto mo mas makita, click and drag mo. Yan. Para makita mo na saan niya. Okay? So, yan. So, gusto mo i-center ito tulad nito. Naka-center kasi siya automatic na kasi pag nag-version center ka, nagsa-center yung mga text. So, select mo lang to, then i-center ang alignment mo. Ganun din to, i-center alignment mo. Ayan, para maganda na tingnan. Okay? So, next, ang sabi niya dito. Ayan. Ayan, all borders na natin. Ngayon, sabi niya dito, under attendance daw, i-enter mo daw yung September 15. So, C5 yon. Ito yon, C5. Ito. C5.
So enter mo doon yung September 15. So nagganon lang siya, nag automatic na kasi siya. Okay, so tingnan natin kung gusto niyang ganon, Sep-15. So para maging ganon yung itsura niya, so right click mo to, punta ka ngayon sa format cells. Ayan, so punta ka ngayon sa number. Ayan, nakatap, nasa border tayo, punta ka ngayon sa number. So from here, punta ka sa number, punta ka sa date. Then sa date, hanapin mo yung format na gusto. Ito. Ito yun eh. Kasi March 12, di ba? So Sep 15. So pag in-okay mo siya, oh yun, lumipat na. Yun. So susunod daw, so Sep 16 sa D5. So Sep 16 sa D5. Ayan. Okay, so ganun ulit, right click mo, format cell, punta ka ulit sa number, date, hanapin mo yung part na gusto na, ayan, yung format, then yung okay mo, ayan. Okay, then ang sabi niya dito, sa E5, lagay mo daw 2, F5, 10%. So, 2 daw dito, then dito sa F5 is 10%. Ayan, so enter, ayan. Tapos, yan. So, nailagay na natin. Then, in E6 daw, E6, enter mo daw yung formula na to. So, yan. Okay? So, E6. Ano? E6. So, E6. So, ito na yun. So, dito na yun, no? E6. Yan. Ito yun. So, i-enter mo daw yung formula na yan. So, ay, yung formula na to. Yung E6 plus D6 magiging equals ito, close in parenthesis D6 E6, ay C6 plus D6, diba? Sabi ng ganon. So ibig sabihin, itong dalawang column na to, kinol mo yung C6 ito, then yung D6 kinol mo yon. So ibig sabihin, pag-a-addin mo yung dalawang column na to, so ibig sabihin, kung ano man ilagay mo na number dyan, mag-a-add siya. So pag in-enter mo siya, so nag-zero siya kasi wala ka pang in-a-add. Okay? Kaya pag naglagay ka ng number dito, for example, 2 plus 2, oh, nagiging 4 siya doon. So, ganun siya, okay? So, yun. Then, sabi niya dito, drag down mo daw hanggang E10. So, hanggang E10. So, ibig sabihin, yung formula mo na to, gagayahin mo mula dito, ito, magkakaroon ng formula. So, para mangyari yung mabilis, click mo dyan, tapos meron maliit na square dito, itapat mo yung mouse, click and drag mo pababa hanggang doon sa E10. Then, i-release mo yung mouse. So, magkakaroon ka na ng automatic formula. Just nakita mo dito sa formula brow na from C6, D6, naging C7, D7, nag-i-increment siya hanggang sa bumaba. Automatic yun na ginagawa ng Excel para mabilis mong mailagay yung mga formula. Okay? So, next. So, nagawa na natin yun. Then, sabi dito, sa F6 naman daw, i-enter mo daw yung formula na to. Sa F6 ba? O sa F6. So, dito yun. So, pag in-enter mo yung formula na yan, at in-enter mo, 0 pa rin. So, ano ba yung formula na yan? So, yung sinasabi dito, na si E6, so ito si E6, kung ano man yung value ni E6 dito, i-multiply mo siya ng 0.01, which is 10%. Ganun yun. Okay? So, E6, i-divide mo muna ng 2, tapos itatayos mo ng 0.1. Okay? Or 10%. So, kasi ganun yung pagkukupit sa grade. So, i-divide sa 2 kung ano man yung value dito, i-divide sa 2 tapos ito times sa 0.1. So, yan. So, yun yung formula. So, tulad nung kanina, tapat mo yung mouse mo dito sa maliit na square, click and drag pa baba, and magkakaroon na siya automatic formula. So, hindi mo na siya poproblemahin. So, yun. Magkakamukha na sila ng formula. Okay? So, yun. Next. Then, yun. Tapos, color daw the digit with red. So, ibig sabihin, kulayan mo daw siya ng red. So, ibig sabihin, select mo to, then color mo ng red. Ayan, so yun, may red na. Okay? Then, tapos dito sa baba. Ayan, tapos, in underwritten works daw. Ayan. Sa G5, ilagay mo daw 100
25 plus 1, 2, 5, then 20%. So, ibig sabihin dito, tinan mo kanina, mali siya ng, ano, ng turo dun sa ano. Tinan mo ha, sinunod naman natin. So, ibig sabihin, dapat pala ang naka-merge ito. So, kasama to dito. Merge mo siya. So, merge mo siya ulit. Ayan. So, para ma-merge mo siya ulit, ayan siya. So, para ma-merge, okay? So, sabi niya dito, 125, then 125, then 20%. Ayan, 20%. So, ayan po, ilagay mo daw doon yun. Then, doon daw sa I6, i-enter mo to yung power bar na ito. Ayan, dito, sa I6, ano? Oh, sa I6 dito, ayan. So, what's na in-enter mo kasi yan, pinag-add mo lang ulit yung dito. So, kinol mo yung G6, ayun, saka H6. So, halos pareho lang siya ng formula nung nandun sa, ano, dun sa, pardon, dun sa ano natin, dun sa kanina, sa attendance. Okay, yan. Tuloy na po natin. So, yun. So, balik po tayo. So, hindi ko pa nai-record kanina yung ginawa ko. Nagsasalita ako, hindi ko pa pala nangyari. So, yung huling kung nangyari ko na siya, ulit ko lang for the record. So, yan. So, written work. So, yan. So, nandito na tayo. So, in-input ko to ulit. Tapos mula dito, click and drag ko pababa para magkaroon siya naman po. May lang ngayon. Punta na tayo sa next. Dun daw sa J6. Yan, ilagay mo din formula na to. Yan, which is ang sinasabi lang po dito is si I6, lahat ng value din si I6, so i-divide mo sa 125 and itatransfer po sa 0.2. Yan, then click me, press me enter para ma-enter mo po yung formula din. Tapos click mo ulit doon sa mismong kung saan ka naglagay ng formula, then tapat mo ulit yung mouse mo sa square na maliit, click and drag pababa. Then, lahat na yan magkaka-formula na ng formula ang ginawa mo. Which is, nakita mo na, pag-click mo doon sa pangalawa, sa J7, nakita mo na nag-I7 yung kinatabi niya. Kasi ang point dito, lahat ng katabi na yon I7, ayan, i-divide niya. So, lahat ng value dito sa katabi niya, i-divide niya sa 125, sa kanya itatimes ng 0.02. So, yun po yung formula. Nag-automatic po siya pagka meron. So, ang sabi niya dyan, select mo daw siya, then gawin mo daw pong color red. Kaya naka-red na siya. So, next tayo. Then, sabi dito, yan. So, kay laboratory daw, under ng laboratory, 100, 130%. So, sinabi lang dito, 100, 130%. Ilalagay mo lang dyan sa K5L5 saka M5, yung value na sinabi. Okay, then next. Yan, dun sa K6 daw, tatype mo daw yung, sa L6, ayan, so itatype mo daw ito. So, L6, ito L, tapos 6. Ayan, so itatype mo daw yung formula na yan, which is tinatawag mo lang sa K6. So, ayan, pag in-enter mo siya, ayan. So, ibig sabihin, dito, kung ano iba ba lalagay mo dito sa K6, for example, 5, at in-enter mo, lagayahin lang po ni L5, ni L6 yun. So, yun lang po yung formula. Ayan, so, ulitin mo, click mo kung saan mo nilagay formula, small square dito sa baba, click and drag pababa hanggang doon sa desired na gustong kopyahin yung formula, so doon siya pupunta. Okay, next. Dito, sabi dito sa M6 daw, so M6, ayan, itatype mo daw yung formula na to. So, ayan, so pag na-type mo yan, formula na yan sa M6, ang sinasabi dito, lahat ng value kay L6, i-divide mo sa 100, then itatimes mo siya sa 0.3, which is 30%. Then press enter sa keyboard para ma-enter mo yung formula. Balik ka ngayon dun sa formula kung saan mo siya tinipe. Tapat mo ulit ang mouse mo sa small square, click and drag po baba para lahat ng nasa baba is magkaroon ng formula and mag-auto-increment po yung cell. Kung makikita mo kung L6 to, katama L6 yan, dito sa susunod L7 kasi nga kayo yung katabi niya. Okay? Then, select mo daw siya ulit. Then, gawin mo daw siyang color red. Yan. Okay, next. Then, next, sabi dito is
Then daw po sa term exam, so term exam po kasi ito kanina, kanina kasi wala naka-type dyan. Hindi niya nilagay dun sa procedure niya. So nakalagay lang dito term exam, kaya tinype ko na yung term exam. Then, i-type mo daw dun sa N5, so N5, 50, then dito sa O5 is 40%. So yun po yung sabi dun sa ano. Then, under O6, so ito po yun, O6, ayan, i-type mo daw yung formula na to. So yung formula po na yan ay sinasabi po dito na sa N6, ito lahat na N6 i-divide mo sa 50, then itatayos mo ng 40%. Then press enter. Yan, so balik ka ulit kung sa matinipe, small square, click and drag pababa para lahat magka-formula, and then gagawin mo siya ang color red. Yan. So next. So next, sabi dito sa P6, i-type mo na yung formula na ito. So P6, i-type mo yung formula na yan, which is ang sinasabi lang sa formula. Si F6, so ito yun, F6, ayan. Then J6, ayan, tinawag mo. Then M6, tinawag mo ulit. Then O6. So lahat ng sa cell na yun, i-add niya, then itatimes niya ng 100%. So yun po yung formula. So click mo ulit yun. Click and drag mo ulit hanggang sa desire mo. So basta yung square na maliit na yan para magka-formula lahat, and automatic mag-increment. Then gagawin mo siyang color green daw. So yan, ginawa ko ng color green. Medyo dark lang. Okay, next. Sabi niya dito. Yan. So sa Q6, i-type mo na yung formula na ito, which is code po ng sa code po yan, programming code. Okay, so sa remarks, type mo na yung formula na yan, which is ang sinasabi ko dito. Si P6, yan, si P6, kung less than 75 siya, fail. Pero kung hindi, ipass mo. So, yan lang po yung mismo ano na yan, okay? So, ang babaguhin ko lang dito, ito, yung quotation kasi na ginamit niya, mali. So, ito po dapat yung quotation sign, double quotation sign. So, yan po yung dapat. Para mag-work po yun, ano? Tama po yun, kaso mali lang po yung ginamit niya na quotation sign. So, yan. So, yan po yung mismong code niyan. Then, pag in-enter mo po siya, nakatag yung fail kasi 0 to. Less than 75 kasi yun. So, lagyan mo siya ulit lahat ng, ano, ng formula. So, tapat mo ulit sa small square, click and drag pababa. Ayun na siya. Okay? So, pagka nag-test ka niya, for example, si Juan de la Cruz, pangalan niya, tinipe mo, then set 15. So, yung set 15 dito, ano? So, kanina kasi pagka tinipe, for example, tinipe mo dyan, set dash 15. Nag-automatic siya na 15 dash set, no? So, para maging set 15 po siya, lagyan mo siya ng single quotation, ayan. Then, type mo yung set dash 15. So, yon. Kaya magiging set 15 na siya. Para mas mabilis. Kasi ganun din gagawin mo dito. Tatype mo muna yung single quotation, then set dash 16, then enter mo. Ayun na siya. Okay? So, ganun lang po yun. Then, next is, for example, pumasok siya ng, checkin na tayo, pumasok siya ng set 15, isa. Then, pumasok siya ulit nung set 16. So, meron siyang dalawa. So, perfect niya. So, may 0.01 siya. Then, sa written works, naka 70 siya. Then, for example, naka perfect niya isang written work. Then, sa laboratory, naka 80 siya. Ayan. Then, doon naman sa exam niya, naka 30 siya. So, yun. Which is, failed po siya. Kasi nga, mababa po yung mga score. So, for example, na perfect niya term exam. So, naging 89 siya. Kasi na perfect niya term exam. So, yan po yung ano, yung quotation, yung ating pag-checking. So, gumagana na yung system. So, for example, naglagay ka ulit dito na James Smith, for example, pangalan, naka pumasok, hindi siya pumasok nung una, then pumasok siya ng pangalawang meeting, naka 50 lang siya, ito naka 15 lang, yan po, for example, ito naka 30 lang siya sa laboratory, then naka 20 lang siya sa exam, so 40.4, which is fail. Okay, so yan po. So, i-save na natin siya, file save as, then browse, then hanapin mo kung saan gusto siya i-save, for example, sa desktop. Yan. So, kung gusto mo lumabas na kagad itong save as function na to, na hindi ka na pupunta kay file, save as, ganoon, i-press mo na po yung F12 sa keyboard, lilitaw na po yung save as. So, pwede mo na siya i-save saan mo gusto i-save. For example, sa desktop.
tinetype natin yung student name, then dash VSHM. Yan, then save natin siya. Which is, pag nandito na tayo sa desktop, eto na siya. So, yan ay isesend mo o i-upload mo dun sa binigay na Google Form link sa inyo kanina. So, ganun lang po siya. Gawin. Hopefully, makatulong, and have a great day. Salamat po.